O nais mo akong utusan na ipagsiba kayo ng kahayo pag igib kayo ng tubig sa batis o balon, gagawin ko yun. Wow, grabe yung tama kay Fidel, no? Parang gumigive in si Clay. Napupugian na nga siya ngayon kay Fidel. Eh, dati, di ba, buhing muhi siya. Sikap na mga pangyarihan. Plasoks. Patid naman ang buong San Diego na ikinakahiya ka ng Alferes. Kung po niya, mas kay real talk yan. Ibinagalong ko sa kurang iyong mga liham. Oh my gosh, nabasa ni Maria Clara yun. Hello guys, good morning, good evening, or good day. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. And of course, Happy New Year sa lahat. Ayan, panibagong taon, panibagong episode naman ang ating panonoodin. We are now at episode 66. Grabe, palapit na ng palapit ang ending ng Maria Clara Ibarra. And grabe na yung mga ganap. Alam ko, excited na rin kayong panoorin to. And yun nga pala, I wanted to take this opportunity to thank all of you guys for being with me watching this teleserye every single day from Monday to Friday. And nakakatuwa na dyan pa rin kayo. So maraming salamat. And of course, bago tayo magsimula, meron pa rin tayong mga shoutouts from our past video. Yung latest reaction natin for episode 65, may mga kinuha tayong mga comments doon. And here they are. So first off is from Patricia Bongat. Sabi niya, Happy New Year, Sir Nephi. Thank you. I really love your reaction videos. It helps me a lot to keep watching the episodes that I will miss, that I missed every scene on TV, which is in GMA. I'm a call center agent and my shift is every night. That's why it really helps me a lot catching up with those episodes. Thank you so much, Sir Nephi. You're welcome. More reaction videos to come this year, 2023. Thank you so much, Patricia. Ayan na, marami na tayong mga watchers na mga nagtatrabaho sa gabi. So, thank you for trusting me, you know, with this reaction video that you guys are watching. So, ayan. Next comment natin is from Leia Madrid. Sabi naman ni Leia, nakakainis. Dami kong tears. Wow. Feel na feel ko si Maria Clara. Ang sakit sa dibdib ng episode na to. Hi, kagigil much si Salvi. Di ako makaget over. Salamat much, Nephi, napapanood ko mga na-miss ko. Ayan, maraming salamat din sa'yo, Leo Madrid. Pareho tayo, naiinis din ako kay Salvi and kay Damaso. Next comment is from Ruvin Rivera. Sabi niya, Happy New Year, Nephi. Thank you. God bless and thank you sa mga reaction videos mo sa MCAI, Queendom and Kingdom, all at Sundays, at sa mga GMA artists. Ayan, welcome din. And it's my pleasure actually kasi ang talented naman talaga ng mga artists sa GMA. And ang ganda ng teleserye nito. So ayan, I think we are ready for episode 66. So here we go. Without further ado, let's go watch this. 1, 2, go. Sa gusto mo ng ninong mo o sa hindi, ihahanda ko na ang pamamalikan ko. Formal ko nang hihingin ang iyong kamay sa iyong ama nung sa kayo nang makasal na tayo. May balak pala akong umakit ng ligaw sa iyong kaibigan. Isa lang sana ang hihingin. Huwag mo lang sanang paglalaruan at sasaktan sa binibining Clay. Nangako ako. Ang liham na ito ng iyong ina na magpapatunay ni si Padre Damaso ang iyong tunay na ama. Ito'y magdadala ng isang malaking iskandalo na sigurado ako magwawasak sa reputasyon ng iyong mga ama at inyong buong pamilya. Grabe yung blackmail sa kanya. Ang tunay kong ama. Hindi mo maaaring sabihin ito. Katiyago. Ay, intindihan mo ba, anak? Ayaw ko na makita. Ay, makausap ka, Padre. Sumpain nawa tayong lahat ng Panginoon! Bakit kong niya kinausap na po ni Sir Ibarra si Kapitan Chaco? Bukas na bukas, pupunta kami sa inyo para mamalikan. Hindi na ako karapat-dapat para sa isang malinis na Ginoo na kagaya ni Crisostomo. Handa mo bang ipagpalit ang iyong mga ama para sa iyong nobyo? Huwag mo nang protektahan si Crisostomo hanggang alas 6 ng gabi. At kung hindi, ihanda mo ang iyong sarili sa parusa ng Diyos para sa iyong pamilya. Sabi mo na lamang kay Crisostomo na huwag na muna tumuloy sa pamamanhikan. Hindi ko talaga maintindihan. Ano ba kasi talaga ngayon? Basta sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. Sinabi ba sa'yo ni Maria Clara ang dahilan kung bakit ayaw niya nang ituloy ang pamamanhikan? Hindi kaya tinakot at pinagbawalan na naman siya ni Padre Damaso na tanggapin ka at ituloy ang kasal mo?
ang liham ng aking ina. Buena nin, Maria. Saan na kaya si Aling Sisa? Dito ka lamang siya nakita kanina. Fidel, anong petsa na? Bakit may parol na? Siyempre na, binibining tlay. Ilang araw na lang ipasko na. Magpapasko na rin kaya sa amin. Kawawa naman kung wala pa ako dun. Ano ngayong iniisip? Binibining tlay. Wala. Hindi ka na, tapusin na natin ang kung anumang misyon ko dito nang makauwi na ako. Makauwi? Pinibigay, saan ka naman uuwi? Sa ibang panahon ba? Sa hinaharap na inimbento mo upang ako'y paglaruan at pagtawanan. Sabi ko na nga ba, hindi ka rin. Paano ko man pa iniwalaan na kabalbalan ng isang dalagang batid na ako ay kayang paikutin sapagkat siya inibig ko na? Sandali, bakit galit ka na naman? Ginusto ko bang maramdaman mo yan? Kung ganun eh, wag mo akong paglalaroan, binibining tlay. Hindi kita pinaglalaroan. Kung ayaw mo maniwala, okay, fine. Babu! Tatanggapin ko yun. Sandali, binibining tlay. Kung nais mo kong utusan na... sabi ko, ipagsiba kayo ng kahayo, pag-igib kayo ng tubig sa batis o balon. Kung nais mo kong pahirapan sa pagsuyo sa'yo, tatanggapin ko yun. O kung nais mo kong utusan na heck? Ipagsiba kayo ng kahayo o pag-igib kayo ng tubig sa batis o balon, gagawin ko yun. Binibining kayo lahat, gagawin ko para sa'yo. Grabe yung tama kay Fidel, no? Ganda nung Clay. Sorry. Girls, kailangan nyo ng isang Fidel talaga. Yan ang dapat inihiling nyo. Galing si Oh. Antes, huwag kang bibigay. Huwag kang mag-fall. Huwag kang mababaliw. Kapo pala siya, pagkalit. Binigay? For the first time, sinabi niyang guwapo, no, si Fidel. Huwag kang bibigay. Huwag kang mag-fall. Huwag kang mababaliw. Binigay? Ano ta sinasaktan? Galingan mo, girl. Galingan mo pag ano. Wala. Pag-a-acting na hindi ka na in love kay Fidel. Tuloy na natin ang paghahanap kay Ate Sisa. Feeling ni Fidel kasi na-challenge lang siya or china-challenge lang siya ni ano, Clay. Ni Santiago. Gayunpaman, kami ay pinagpala nang kami ay pinira sa San Diego. At kayo ay aming naging kaibigan. Padre, pagdamutan niyo na po ang alagang ito, naway makatulong po ito sa mga gastusin sa inyong simbahan. Dios te bendiga, Don Tiago, Doña Pia. Magdilang anghel po sana kayo, Padre. Naway mabiyayaan na po kami ng supling. Asi? Oh, no? Dios mío, Tiago. Mabuti pa yung sumama kayo sa akin, Doña Pia, sa Ubando. Hihilingin natin sa mapaghimalang patron ang biyaya niya. Tila nabuo nga ang pangarap ng aking asawa nang ako ay magdalang tao. Ngunit wala siyang kamalaman kung paano nabuo ang sabot sa aking sinaputan. Na ang batang aking dinadala ay bunga ng iyong kasamaan. What the heck? Paumanhin po, Padre Damaso. Oh my Pero gosh! Pero bakit po tayo dito mangungutpisal? Huwag kang mag-alala.
magtiwala ka. Pwede me! No resistas mas! Pwede na! Pwede na! Pwede na! Pwede na! No resistas mas! Pwede na! What the heck? Oh my gosh, nabasa ni Maria Clara yun. Can you imagine gaano kasakit yan kay Maria Clara? No consolation. No basta biner conmigo. Bakit hindi mo ko isasama sa yung dadalhong pagtitipon? Tingnan mo nga, ano yun na sarili? Ay. Ha? Mm. Ipahihiya mo laman ako sa ang galing ng sampal. Por favor! Cariño, por favor! Que no consolation! He dicho que no! Ay, tinawag siya ng bandera. Kapag hindi ka titigil, hihiwalayan kita. Jabir mo si Felves sa ser. Labandera! So parang inasawa siya para maging labandera at taga ano sa bahay, ganun ba? Pasko na nga. Sisisa. Ah, yung paakitin niya sa trailer nung last. Basilio? Crispin? Nasaan kayo mga anak? Anong trip niya? Hoy! Sisa! Arine! Umakyat ka rito at narito ang mga anak mo. Nasisaraan na rin ng ulo yung konsolasyon? Ang mga anak ko? Oo, halika na. Dali! Ah, parang ibubuntong na yung galit niya din kay ano? Sorry. Clarita, bakit hindi ka pabihis? Clarita, naririnig mo ba ako? Ano ba nangyayari sa'yo? Nasa labas na si Crisostomo. Buenas noches, Maria. Tila hindi ka pa nung nakagayak, Maria. Maaari niyo muna kaming iwan ng aking nobyo. Maria. Ano ba ang iyong suliranin at ayaw mo na raw ituloy ang pamamanhikan? Por favor, Maria. Maaari bang sabihin mo sa akin kung ano bumabagabag dyan sa isipan mo? Hindi na ako karapat-dapat para sa isang marangal na lalaking kagaya mo. Lalo na ngayon na nakagawa ako ng isang malaking kasalanan sa iyo. Ya no meras kong masira to nobya. Grabe no, mahal naman siya ni Ibarra. Kahit ano pa man ang nagawa mo kasalanan, ay iintindihin kita. Magtapat ka sa akin. Mayroong mahalagang hinihiling si Padre Salvi. Ang iyong mga liha.
pagkapalit ng liham ng aking ina. At yun na yung ginawa ko, Krisosomo. Na-traisyon na, mi amor. Ibinagkalong ko sa kurang iyong mga liham. Perdóname, mi amor. Perdóname. Grabe yung iyak niya. Patawarin mo kung isang sabo. Sana ulo ka? Baile, Solasyon. Mujer. Baile. Magkantar ikaw. Kantar. Oh. Ano tumigil ka? Ang sabi ko, magbaile ka. Mujer, baile. Sabi mo, nandito mga anak ko. Hala, may latigos. Saan na ba mga anak ko? Ang sabi ko, hoy hayop kang babae ka, demonyeta ka. Ito yung mga anak. Tayo! Nang gigil ako sa konsolasyon na to. Magsayaw ka at umawit. Binuntong niya kay Sisa yung ano niya? Frustration niya sa asawa niya? Manang, nakita niyo po ba si Ate Sisa? Yung babaeng natakasan ng bait? Salamat po. Binibigay. Halika na't huwag tayong tumigil sa paghahanap. Senyor, kailangan ko ang tulong ninyo. Abala ang Alvarez. Maaari bang sumamat po kayo sa akin at inyong iligtas si Aling Sisa sa aking amo? Wala akong pakialam sa Sisa na yan. Sandali, ito ba yung babaeng... Buti na lang may concern citizen. Sino po? Sira ulo tong konsolasyon na ito yung... Ihatid mo kami sa kanya ngayon. Tayo na po. Umawit! Bye! Ay, tanga. Tulungan mo kong... Anong pakialam ni Sisa sa'yo? Ang aking kasumpasum. Mabaho ka na nga, mabaho pa ugali mo. Demonyo ka rin eh. Ba't pinakasalan to ng Alferes? Mukha namang tanga. Paile! Nawawa na naman niya yung baliw na si Sisa. Buti magsambong si Maria Clara. Napilitan lang akong gawin yun kasi tinakot niya ako. Kapag hindi ko rin binigay yung mga liham sa kanya, mawawasak at mapapahiya sa lahat ng mga tao, papatong Ninong. Tahan na. Tahan na, mahal ko. Hindi wala man lang ako natatandaan na sumulat sa akin ang liham na ikasisira ko. Hindi ako ang kanyang pakay kung kaya't ginawa niyo. Dahil gusto niyang maghanap ng mga bagay na subversibo. Kaya't huwag kang mag-alala. Dahil nauunawaan ko yun. Ngunit, ano tong liham na yung ina na sinasabi mo makakasira sa iyo, ama at sakura? Ipapabasa niya kay Ibarra din. Mabuti rin yun para may karamay siya sa mga ano niya, problema niya.
magtiwala ka lang sana sa akin, Maria. Kapag nabasa mo yan. Oh my gosh. So, parang marumi talaga yung tingin ni Mara para sa sarili niya. Kung kanipa para sa'yo. Ay, napagod na yung isa, hala. Ginabi na sila, oh, may lampara na. Sira ulo tong... Hoy, konsolasyong. Gigigil ako sa'yo. Ayan na, tulungan niyo. Sayaw pa! Ay! Huwag niyo na lamang po, isumbong na ako ng sabi sa inyo. Salamat. Yung pilantik ng latte ko, grabe, dinig pa nila Clay, eh. Ayan. Kan! Igil! Abisya! Igil na yan! Wala kang awag, Ginang. Bakit kayo pumasok sa pamamahay ko? Iwan niyo ang baliw at magsilayas na kayo! Sino ho ba ang tunay na baliw dito? Kayo na pinaglalaro ng isang taong may sakit sa isip? Hindi na kayo naawa sa kanya? Aba? Sinasagot mo ko sa sarili kong pamamahay? Uy. Tuturuan kita ng leksyon! Pusots. Isa ka pa! Isusumbong ko kayo sa sama ko! Punye, mas kayo rin ipapakuli niya kayo sa Gwardiya Sibil! Huwag ka nang magpangkap na mga pangyarihan, Ginang. Patid naman ang buong San Diego na ikinakahiya ka ng Alferes. At sa palagay ko ay hindi ipapakulit ang pagkakaibigan. Ayan. Dahil lamang sa'yo na... Mic drop ni Real Talk sa Dipidel. Oh, my friend! Huwag na huwag mong sasaktan si, ano, si Clay at si Fidel ang mga kalaban mo. Nung hinakaban ako, magsusumbong yan sa asawa niya. Gagawa ng kwento yan. Oh, deserve mo. Deserve mo yan. Hindi pa po ba sapat ang sinabi niya na kaya siya pinag-aral ang kanyang ama sa Europa ay upang magamit niya ang kanyang natutunan para makapaglingkod sa ating bayan. Hindi po ba subversibo yon, padre? Natuto ka lang magbasa ng konti. Eh, hindi mo namang intindihan. Desperdisyo! Hindi sapat yon. Nagsayang lamang tayo ng panahon na magbasa sa mga liham ni Crisostomo Ibarra. Ni isang pangungusap na nais niyang kalabanin at pamagsakin ang gobyerno. Wala! Padre, ang panulat ni Senyor Ibarra, halos ganito ang inyong panulat. Ang baba ng tingin sa kanya. Tingnan mo nga naman. Isang indyong may kakarampot na dulong sa pagsulat at pagbasa. Akalain mo yun, bibigyan mo pa ako ng isang magandang... Ay, idea. Shucks! Ngumiti din siya. Mo patungong langit, Renato ay nakahanda na. Muy bien. Buen trabajo. Bueno, maaari ka na umalis. Katawagin na nakikapag-alaman. Ah, so gagayahin niya yung sulat ni Crisostomo at lalagyan niya. Trabaho. Nakikinikinita ko na ang aking tagumpay, Maria. Muchas gracias pa rin sa iyong mga letra. Nang gayon makakagawa na ako ng ebidensya ng isang kontra-gobyernong kaisipan na ang iyong Crisostomo Ibarra ay may kagagawan at may kinalaman sa nalalapit na pagsalakay ng mga tulisanes. Tingnan natin kung matutuloy pa ang kasal niyo. Ay, demonyo! Minamahal. Kung mabubulok na lang siya sa tulungan. Grabe yung plano nila. Yun pala yan.
Hindi ako makamove on sa pag-grip sa nanay ni Mara Clara. Ang panaginip ko tungkol kay Sir Ibarra. Ang ginip na naman yun. Sa bagay, mas mahalaga naman ang aking amigo sa'yo kaysa sa akin. Salos? Anong talinhaga ito na ating natutunghayan sa ating bayan? Bihira magpunta mga buitre rito. Ituturi mo isang bibig. Oh my gosh. Si Kristus. Lahat gagawin ng salbi para hindi matuloy yung kasal at pamamanhikan. Demonyo kasalbi nang gigil ako sa'yo. Ngayon, mas legit talaga. Alam ko na na mas masama ka kay Damaso. Pero hindi pa rin ligtas si Damaso. Nang gigil pa rin ako kay Damaso. So, pag kami talaga nakapunta ng mundo nyo, pag-uuntugin ko kayo hanggang mapudpud yung mga ulo nyo. Ha? Sinasabi ko sa'yo, nang gigil ako sa inyo. Ay naku, kawawa si Maria Clara. Ang hirap dati, no? Ang napakakapangyarihan ng mga praile. Pati yung dating praile, dating kura, makapangyarihan din. So, ang hirap gumalaw. Tapos ngayon, nalaman natin na may plano pala si Salvi na gumawa ng peking sulat. At sigurado, magagalit din yung Alferez kila Fidel and Clay dahil sa nangyari doon sa asawa niya. So, mawawalan ng alay sila Fidel, sila Clay at Ibarra. So, mahirap to at nakikita ko na ang parang hindi magandang mga susunod na episode. So, tingnan natin guys, magdamayan tayo. Pero, despite everything that is happening, yung feel high, layag na layag. Grabe yung sinabi kanila ni Fidel kay Clay, no? Yung gagawin niyang lahat para lang mapaibig si Clay. Pero naiintindihan ko si Clay kasi hindi siya taga dyan. So masasaktan lang sila pareho. Pero nakita natin parang gumigive in si Clay. Napupugian na nga siya ngayon kay Fidel. Dati, di ba, buhing-muhi siya. So anyway guys, tingnan natin yung mga susunod episodes. And maraming salamat ulit sa inyo. Shoutout sa lahat ng OFWs and mga call center agents. Lahat ng mga nanonood sa reaction videos natin ng masugid talaga. So ayan, maraming salamat and see you again tomorrow. Bye!